Magandang araw mga kapatid and welcome naman po sa isang bagong talakayan dito sa Tagasuri! Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin kumakalat na katanungan ano tungkol nga sa pagkamatay ng isang artista na miyembro ng isang kilalang relihiyon sa Pilipinas. Sino ba itong tinutukoy natin at anong relihiyon ba ang meron siya? Yan po ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro! Hello po, kapayapaan po ng Diyos na parating sa atin. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat sa pagsama mo muli sa ating programa, kapatid na Gabriel. Binabati ko rin ang mga kaibigan natin sa Kapuntos Formation Ministry, lalong-lalo na kay kina Sister Mirna Baronia at si kapatid na Franklin Sardina. Ayan, hello sa inyo. At bago muna natin simulan ang ating programa, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, eto na kapatid na Gabriel. Sa ating episode ngayon ay tatalakayin po natin itong nangyari sa bangkay ng isang namatay na artista na miyembro pala ng isang relihiyon sa Pilipinas. Eh sino bang tinutukoy natin, kapatid na Gabriel? At ano ba ang kanyang relihiyon? Panoorin natin ang video na ito, mga kapatid. Ang pagpano ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Patuloy naman ang imbestigasyon sa pagkamatay ng aktres nang natagpo ang patay sa kanyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ikinagulat ng marami ang biglang pagkamatay ng aktres na si Jacqueline Jose o si Mary Jane Gack sa tunay na buhay sa edad na 59 years old kahapon. Natagpuan siyang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Pero wala pang eksaktong detalye ang ikinasawi ng aktres. Sa inilabas na statement ng talent management na PPL Entertainment Incorporated, kinumpirma na rin nila ang nangyari at nangakong maglalabas ng detalye kapag pwede na. Nakiusap din sila sa publiko na irespeto ang hiling ng pamilya ni Jacqueline na bigyan sila ng privacy at mag-alay na lang ng dasal para sa kanya. Sa ngayon, ipinaubaya na ng Quezon City Police District sa Marikina Police ang investigasyon sa nangyari. Nakalagak na rin ang mga labi ng aktres sa isang memorial chapel sa Quezon City. Pero mahigpit ang seguridad at tanging malalapit na kaanak pa lang ng pamilya Gack at Eigenman ang pinapapasok. Ipinanganak sa Angeles City sa Pampanga noong October 21, 1964. Kilalang icon sa TV at pelikula si Jacqueline Jose, magaling na aktres, mapadrama o sa komedya. At siya lang naman ang kauna-unahang Pinay na nagwagi ng Best Actress sa prestigyosong Cannes Film Festival sa France noong 2016. Dahil sa role niya sa pelikulang Marose, humakot na rin siya ng iba't ibang parangal sa mga ginampanan niyang role sa iba pang pelikula at teleserye.
Ilan sa mga natatangi niyang pinagbidahan ang Flor Contemplacion Story, Service at Patay na si Jesus. Huli rin napanood ang aktres bilang General Dolores sa hit kapatid serye na Batang Quiapo. Ayan, so yung tinutukoy natin, kapatid na Gabriel, ay si Miss Jacqueline Jose, kapatid na Gabriel. Ayan ha. At isa nga sa naging issue ito, kapatid na Gabriel, kung hindi lang alam ng mga manonood natin ito, kasi syempre kung Katoliko ka, wala namang, okay lang naman, si Jacqueline Jose namatay, okay, o diba? So, pero alam mo ba, Brother Gabriel, anong miyembro ba siya ng anong relihiyon, kapatid na Gabriel? Ito, meron tayong natagpuan dito sa, ito, grabe talaga mag-research yung ka-team natin, ano? Sa Factbusters PH. Siya pala, kapatid na Gabriel, ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. O, ito, babasahin natin dito sa isang website mula po sa GMA Entertainment. Pakibasa ito, kapatid na Gabriel. Okay, Jacqueline Jose, sa loob ng maraming taon na natiling miyembro ang veteranang aktres na si Jacqueline Jose ng Iglesia ni Cristo. Ayan, so member pala siya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, kapatid na Gabriel. So, ayan na, so nabuo na natin, ano? So, yung relihiyon ni Jacqueline Jose ay INC. Ngayon, kapatid na Gabriel, ano ba ang natagpuan at ano ba ang nangyari dun sa bangkay ni Jacqueline Jose? Kaya maraming miyembro ng INC yung umalma, kapatid na Gabriel. May nababasa pa ako sa isang website na yung vlog, Brother Gabriel, na puro paninira sa pamilya ni Jacqueline Jose. O, ito ha. Ito, Brother Gabriel, ano bang nangyari doon? Ipakita natin sa screen itong balita naman mula sa Philippine Star. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Jacqueline Jose already cremated, celebrities attend first night of week. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin, kapatid na Gabriel, na-cremate pala yung bangkay ni Jacqueline Jose. Itong masaklap, kapatid na Gabriel, ewan ko kung alam po ito ng mga kapatid natin. Alam nyo ba na sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, bawal i-cremate ang bangkay? Alam mo ba yun, Brother Gabriel? Oh, I see. Tingnan natin. Bawal yan. Katunayan, ginawan pa nila yan ng video, kapatid na Gabriel. Panoorin natin ang video naman mula sa ministro ni Manalo kung bakit bawal daw sa INC ang cremation. Panoorin natin ito, mga kapatid. Then did cremation come about in the first place? What religious custom is the burning of the dead or cremation connected to? If it's not connected to God and not connected to the Bible and that is what God's people are supposed to be doing, how did it come about? The Britannica Encyclopedia of World Religions, here on page 268, in Hinduism in India, cremation is the preferred form of disposing of the dead. The placing of the body into the fire is regarded as a kind of final sacrificial offering, and the burning of the body is often understood to begin the process of reincarnation. Therein lies the truth. Cremation is the practice of Hinduism because they believe it's the start of the reincarnation process, which of course is not in the Bible and it is not in accordance with God's teachings. Ayun! So yan pala ang rason nila, kapatid na Gabriel. So yung cremation daw, may pagan origins daw kasi galing sa Hinduism daw ayon sa aklat. At ayaw nilang gawin yan, yung cremation. So sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, usually, wala pong cremation na nangyayari. Yan. Oo. So at least alam mo na, Brother Gabriel, ang aral nilang yan, ha? O, diba? I see. Oo. Ngayon, Brother Gabriel, susuriin naman natin kung tama ba itong doktrina ng INC tungkol nga dito sa cremation. Sige, susuriin natin yan, kapatid na Gabriel. Alam naman natin, pag sinabi natin cremation, yung katawan ng tao na patay na ay mag-undergo po ng burning sa mga temperatura na 1,800 hanggang 2,000 degrees Celsius.
At yan, yung katawan natin, magta-transform, magiging abo po yan. Ay, katunayan niya sa Biblia, Brother Gabriel, ang tao galing talaga sa abo o sa alabok. Basahin natin yung Genesis 3:19. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ayan, maliwanag ang sinasabi, Brother Gabriel. O, ikaw, alabok at sa alabok ka daw uuwi. So, ibig sabihin, ang tao galing sa alabok ng lupa. Ayon. Ngayon, Brother Gabriel, ano-ano ba ang mga paraan ng paglilibing sa banal na kasulatan? O isa sa mga paraan ay itong nangyari kay Sarah dito sa 23:19 ng Genesis. Pakibasa, kapatid na Gabriel. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa ngiyungib na parang sa Makpela, sa tapat ng Mamre na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ayan dito, kapatid na Gabriel, si Sarah inilibing sa yungib ng parang. Ayun. O yan ha. So isa sa mga paraan, ililibing ka sa yungib. Katunayan nga, Brother Gabriel, meron pang isa. Basahin naman natin yung nasa 35:19 naman ng Genesis pa rin. Ano? Kapatid na Gabriel, itong kay Rachel. Pakibasa, kapatid na Gabriel. At namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel. Ano? So, inilibing siya sa daan. Biruin mo, daan, road, ano, Brother Gabriel, malapit sa daanan, patungo sa Bethlehem. Ayan. O, ano pa ba yung mga paraan ng paglilibing? Yung iba naman, Brother Gabriel, sa tomb, inilibing. Basahin natin yung ikalawang kronika, 16:14. Pakibasa, kapatid na Gabriel. At inilibing nila siya sa kanyang sariling mga libingan na kanyang ipinahukay para sa kanya sa bayan ni David. At inihiga siya sa higaan na pinuno ng mga masasarap na amoy at sari-saring espesya na inihanda ng manggagawad ng mga pabango at ipinasunog nila niyaon ng di kawasa. Ayan, so dito kapatid na Gabriel, inilibing daw sa kanyang sariling mga libingan. Ilipat nga natin yung salin sa New International Version. Pakibasa, kapatid na Gabriel. They buried him in the tomb that he had cut out for himself in the city of David. Ayan, ayan, Brother Gabriel, klaro yan, ano? So they buried him in the tomb. Ayan, klarong-klaro. E si Kristo nga, sa tomb din nilibing, ano? Pasahin natin sa Mateo, ito naman ha, Mateo 27:59-60, pakibasa, kapatid na Gabriel, sa Ingles na lang, ano? Sa Ingles. Pasahin na. Okay, ganito po nakasulat. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb. Ayan, that he had cut out of the rock. He rolled the big stone in the front of the entrance to the tomb and went away. Ayan, so maliwanag, kapatid na Gabriel, dito sa ating nabasa. So si Kristo nga, sa tomb din inilibing. Ngayon, meron bang ginawa na pagsusunog naman? Kagaya nung sinasabi nating cremation? Nasa Biblia ba na sinunog yung bangkay, Brother Gabriel? Basahin naman natin ang Josue 7:25. Pakibasa, kapatid na Gabriel. At sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag at babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon? At binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga tao. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Sinunog pala sila sa apoy. Ayan, klarong-klaro yan, ano? Oo. Isa pang talata, Levitico 20:14, kapatid na Gabriel, pakibasa yung sinasabi dyan na mayroong capital punishment dyan. Ito, basahin na nga natin dyan, Brother Gabriel.
Oh, ito po nakasulat. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Ayan, maliwanag. So nakikita ninyo, the Lord allowed, Brother Gabriel, itong pagsusunog ng bangkay. Eh, ito, inallow dahil yung katawan, Brother Gabriel, eh nagkasala. Ayun, nakikita ninyo, yung lalaki kasi mag-aasawa sa isang babae at sa kanyang ina, eh kasamaan daw. Kaya susunugin daw sa apoy yung kanilang katawan, kapatid na Gabriel. So, yan, ano? So, meaning to say, Brother Gabriel, kung titingnan natin, the Lord allowed itong cremation. Pero syempre, Brother Gabriel, itatanong naman yung pagan origin ng cremation. Diba? Ganun yun palagi. Mm-hmm. Parang Christmas din, o galing daw sa pagano, o yung mga ganun-ganun ba? O mga Holy Week, galing sa pagano, Easter Sunday, galing sa pagano. Alam mo na yung mga style nila, Brother Gabriel. Pati pa naman ito, galing din daw sa pagano. Kaya, ay, naku, ewan ko na lang, kapatid na Gabriel. Oo. So ngayon, kapatid na Gabriel, titignan natin, ha? Ano ba ang masasabi natin dito sa ipinalabas na ito, yung sinasabi kanina na itong napanood natin kanina, no, Brother Gabriel? Itong, ayan, nakikita nyo sa screen, itong ipinalabas na aklat ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayan, ulitin mo nga, Brother Gabriel, at pakibasa itong sinasabi. Opo, ang nakasulat po dito sa Brecanica, Encyclopedia of World Religions, sa page 268 noong 2006, in Hinduism in India, ayan, cremation is the preferred form of disposing of the dead. The placing of the body into the fire is regarded as a kind of final sacrificial offering. And the burning of the body is often understood to begin the process of reincarnation. Ayan, so ito daw yung proof ng INC para masabing bawal ang cremation. O, suriin natin yan, ano? So ito yung aklat na hanap natin. Yan yung text, Brother Gabriel. O yan ha, kung i-compare nga natin, di ba, pareha, no? Pareha. O yan. O, pero kung itataas mo yan, kapatid na Gabriel, ayan na naman tayo. INC talaga kung gumamit ng referensya. Oh, ito ang ating mababasa sa taas. Ang sabi dito, pakibasa, mula dito sa by about 100 AD. Pakibasa, kapatid na Gabriel. CE po, ayan. By about 100 CE. However, cremations in the Roman Empire were stopped. Ayan. Perhaps because of the spread of Christianity. Although cremation was not explicitly prohibited among Christians. Ayan pala. It was not encouraged because of this scarcity of wood. Pagan associations attached to the practice and concern that cremation might interfere with the promised resurrection of the body and its reunion with the soul. Ayan pala, kabur na pakalinaw eh. Oh, diba? So maliwanag, kapatid na Gabriel, ano? Eh noon, nilang talaga kasi ginagamit yung cremation ng mga Kristiyano. Hanggang sa, kapatid na Gabriel, eh, itong ang cremation, eh, pinagbawal talaga ng Iglesia Katolika yan before May 1963. Oh, ito, basahin natin yung history ng nasabing cremation process. Ito, pakibasa itong nakalap natin sa internet, kapatid na Gabriel. Opo, sabi po ng Philadelphia Catholic Cemeteries.com. The Catholic Church teaching on cremation and burial has evolved over time. In the early centuries of the Church, cremation was not allowed because it was associated with pagan funeral practices. However, in the 19th century, Church began to allow cremation in cases where it was necessary for sanitary reasons. Ayan pala, cover, no? Ayan, so maliwanag, kapatid na Gabriel, ano, itong history na in the early centuries, hindi naman siya allowed. Ayan, kasi nga, it was associated with pagan funeral. Pero hindi naman ibig sabihin nun na
habang buhay, eh, ipagbabawal mo kasi may mga health issues kasi, kapatid na Gabriel, na kailangan niya talagang gawin yan. O, halimbawa, nung nakaraang pandemya, o sa tingin mo, anong ginawa ng INC doon sa mga bangkay? Diba? Oo, eh kung hindi nila isusunugin yun, eh, dapat, di ba, noon nakaraan, eh, naalala ko, Brother Gabriel, eh, kailangan mo talagang ipa-ano yun, ipa... Yes, ipasunog talaga. Oo, ipakrimit yung mga bangkay na namatay dahil sa COVID-19, kapatid na Gabriel. Yan ang naalala natin eh, di ba? So, talagang halata na, nako, ewan ko na lang. Di ko na lang talaga alam, di ko talaga alam kung bakit ipinagbawal nila. Eh, mali-mali naman yung kanilang ipinapakitang reason. Pero sa Iglesia Katolika, siguro nakita naman ng mga Katoliko ito na darating ang panahon, Brother Gabriel, na itong cremation ay kailangan nating gawin, di ba? So, dahil nga yan, sa tinatawag nating high purposes, kapatid na Gabriel, ayun, di ba? Ganun talaga ang buhay. Katunayan, Brother Gabriel, ay ipagpapatuloy naman natin ang pagbasa dito sa isa namang article naman ito. Ang sabi tungkol nga dito sa Code of Canon Law 1917. Pakibasa ito, kapatid na Gabriel. The old canon law, the old Code of Canon Law noong 1917 prohibited cremation and required the bodies of the faithful to be buried. Again, an exception was given in times of mass death, maramihan, and the threat of disease. Those individuals who had directed their bodies to be cremated were denied ecclesiastical burial. Ayan, so maliwanag, kapatid na Gabriel, itong sinasaad dito. Ano? So, yan ang history ng cremation noon, ano? Noong Code of Canon Law, implementation ng 1917 Code of Canon Law. Ayan, o, diba? So, yan ang nangyari dyan. At, Brother Gabriel, sa 1963, Code of Canon Law, ipakita ko lang sa screen, ay, 1983 pala, Code of Canon Law, ayan, pakibasa nito, kapatid na Gabriel. The new Code of Canon Law, 1983, stipulates the Church earnestly recommends that the pious custom of burying the dead be observed. It does not, however, forbid cremation unless it has been chosen for reasons which are contrary to the Christian teaching. Ayan po, nag-cite sila. Probably a number 1176. Ayan, 3. Therefore, a person may choose to be cremated if he has the right intention. However, the cremated remains must be treated with respect and should be interred. Ayan. In a grave or columbarium. Ayan, kabur, no? Oo, kaya nga ngayon sa Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel, may mga Catholic columbarium na tayong nakikita. Ayan, diba? Oo. So bunga yan ng Code of Canon Law, para 1983 Code of Canon Law, at ipapakita ko lang sa screen, kapatid na Gabriel, yan po ay nasa paragraph 1176.3. Yan ang sinasabi, the Church earnestly recommends that the pious custom of burying the dead to be observed. It does not, however, forbid cremation. Ayan. Unless it has been chosen for reasons which are contrary to Christian teaching. Ayon. So yan pala. At Brother Gabriel, yung iba naman, alam mo, yung argumento nila ay ganito. Sasabihin nila na yung cremation ipinagbabawal kasi nga, pagdating ng panahon, yung katawan daw natin ay at yung kaluluwa natin magiging isang being ulit sa resurrection of the body. Kaya daw i-prepare mo daw yung katawan, dapat 'wag mong sunugin. Baka hindi ka raw mag-re-resurrect. So, 'di ba? Kasi yung katawan ay yung hindi na cremate. Na-cremate, nasunog na daw. Oo, diba? Oo, 'yan ang kanilang sinasabi. O, di ba? Eh, alam naman natin, Brother Gabriel, kahit nga sa Biblia, mababasa natin na
ang katawan ay talagang madedecay. Diba? Madedecay yan sa lupa, ang espiritu, mapupunta sa Diyos. Ecclesiastes 12:7, pakibasa, kapatid na Gabriel. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ayan, maliwanag, ano? So, mauuwi talaga sa lupa yung alabok, eh, kapatid na Gabriel, eh. So, kahit susunugin mo man yan o hindi, eh, wala kang magagawa kasi yung alabok, mauuwi talaga sa lupa, Brother Gabriel, ayon sa Biblia. So, yan ang rasyonal, eh. Kaya nga sa aral nating mga Katoliko, basahin naman natin itong nasa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 2301. Ganito ang sabi, kapatid na Gabriel. The Church permits cremation provided that it does not demonstrate a denial of faith in the resurrection of the body. Ayan, klarong-klaro, ano? So yan ang aral ng Iglesia Katolika. Basta hindi mo dinideny, Brother Gabriel, na mareresurrect tayo sa huling araw, eh pwede pong gamitin bilang mode of burying the body ang cremation sa Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel. So, amen. So yan, ano, kapatid na Gabriel, at nabasa natin yung ilan sa mga talata na sa Biblia, inalaw ng Diyos, ano, kapatid na Gabriel, ang pagsusunog ng katawan, ng bangkay, kung patay na, na sa Biblia, mga katawan. So, klarong-klaro. So, klarong-klaro po ang ating mga tinalakay ngayon. At hindi lang yan. Dito naman sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 997, pakibasa, kapatid na Gabriel. In death, the separation of the soul from the body, the human body decays, and the soul goes to meet God. While awaiting its reunion with its glorified body, God in His almighty power will definitely grant incorruptible life to our bodies by reuniting them with our souls through the power of Jesus' resurrection. Ayun! So ibig sabihin, Brother Gabriel, kahit anong forma pa yung katawan mo, kung nasunog yan o nung inilibing sa lupa, na-decay yan, kapatid na Gabriel, sabi ng Simbahang Katolika, God with His almighty power will definitively grant incorruptible life to our bodies. Ayun! So, klarong-klaro. At syempre, yung reality, sa kamatayan ng katawan, yung human body, it will decay. Ayan, oh, klarong-klaro. So, yan din ay nabasa natin sa 12:7 naman, kapatid na Gabriel, ng Ecclesiastes. Ayun! So, tama. Logical talaga ang aral ng Iglesia Katolika. Eh, pinagbabawal yung cremation, ang ending noong COVID-19 pandemic, eh, ang tanong, eh, sinunog ba ng mga INC members yung mga bangkay? Double standard yan, lalabas kung sinunog nga nila at susunod sila sa gobyerno, di ba? Ganun yun, Brother Gabriel? Opo, opo. Eh, mahigpit nilang ano yun, eh, pinapangaral yung ganyang bagay, hindi sila nagbibigay ng exemption. Base din sa napanood natin, kaburno. In fact, sinabi pa nga nila na pagano na naman, eh. Oh, diba? So, ganyan po ba ang aniban mong iglesia na lalabas, eh, double standard pala? Ay, nako, eh, wag na kayong umanib dyan. Yan ang masasabi natin. At baka mamaya si Cesar Zeneta iiyak na naman kung mapanood niya ito, diba? Okay, sige Brother Gabriel, yan po ang ating episode ngayon. Sana po ay may natutunan po kayo tungkol po sa aral ng Iglesia Katolika, tungkol sa cremation ng katawan kung ito ay mamatay na. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Gaborno at kami ang inyong taga-sorry. O, di ba, Brother Gabriel? O, example lang, ranting, ranting, ha, Brother Gabriel.
halimbawa, ulitin ko lang, i-clarify ko lang, hindi ko po gusto na mamatay na kagad, ano? Pero yung akin lang is, halimbawa, granting, halimbawa lang, ano? Si Cesar Ceneta namatay, Brother Gabriel. Tawa siya, oh. Example lang, ha? Halimbawa, namatay siya, Brother Gabriel. E tanong, pwede ba siyang i-cremate? Ay, nako. Tingnan nga natin. Halimbawa, namatay siya dahil sa mga virus-virus, ganon. Eh, ay, nako. Eh, kung i-cremate siya, eh di double standard lalabas. Di ba ganon yun, Brother Gabriel? Opo, ganun ang mangyayari nga talaga doon. Tapos kahiya-piya pa lalo kasi ano siya eh, ano tawag doon? Jaco no, di ba? Oh, eh baka magagalit si Michael Sandoval yan. Di ba? Ay nako, sige na Brother Gabriel. Bye po, mga kapatid. Ako po si Caburno at ako ang inyong taga-Sunny.